Oriental, Mindoro. Mula sa maluwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing pito sa buwan ng Mayo, taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita. Kaya ng mga BHW sa lungsod, dumating na. Escalator ng pamilihang lungsod, nagagamit na. At Miss Philippines Earth Water 2024 Samantha Bugos, mainit na sinalubong ng kanyang pagbabalik sa lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamara Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Natin mga balita, dumating at mainit na sinalubong ng mga Bacueños ang newly crowned Miss Philippines Earth 2024 na si Samantha Dana Bugos, kung saan ay humarap ito sa local media para sa isang press conference. Dito pinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga Mindoreño, particular na sa mga Bacueño. Isang mainit na salubong ang ibinigay ng mga Bacueño sa pangungunan na ni Baco Mayor Alan Roldan kay Miss Philippines Earth Water 2024 Samantha Dana Bugos sa katatapos lamang ng Miss Philippines Earth 2024 na ginanap sa Talakag, Bukidnon nakaraang May 11, 2024. Kinatawan ni Samantha ang bayan ng Baco sa kanyang pagsali sa naturang prestiyosong beauty pageant ng bansa. Matatandaan na siya rin ang naging kinatawan ng bayan ng Baco sa Miss Oriental Mindoro 2023 kung saan siya ang nagkamit ng titulong Miss Oriental Mindoro Mahalta Beauty 2023. Sa isang press conference, sinabi ni Samantha na nais rin sana niyang ikatawan ang lalawigan ng Oriental Mindoro, subalit nakapalooban niya sa polisiya ng Miss Philippines Earth Organization na ang pinagmulang lungsod o munisipalidad ang dapat katawanin ng bawat isang kandidata. I actually asked the organization of Miss Philippines Earth if I could bring the entire province of Oriental Mindoro, but I had to follow the rules that you had to choose a city or a municipality. So out of all the places, of course, loyalty to my hometown Baco, because this is the place that I brought during my Miss Oriental Mindoro reign. Ibinahagi rin ang newly crowned Miss Philippines Earthwater ang kanyang mga karanasan at lubos na kasiyahan sa kanyang pagkapanalo, at ipinabot din niya ang kanyang pasasalamat sa bayan ng Baco at sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa pagsuporta sa kanya sa kanyang paglaban sa Miss Earth Philippines 2024. Speaking of support, you know, just from my Miss Oriental Mindoro reign, they've been very supportive of me, not just financially, but emotionally, spiritually, they've been there for me whenever I need help. So when it comes to support, you know, the support really was, whenever I was alone during my journey, the people that I ran to was Sir BJ and the mayor, so I don't like to think about the support just financially, you know? Kasi anyone can give me financial support, you know, Kalapan can give me financial support, everyone from the entire province. But it's important to me to feel like I'm also being emotionally supported, especially during a journey where most of the time it's emotional turmoil. Most of the time you're gonna be battling, you know, if you feel like you're good enough for this pageant, if you feel like, so again, thank you, Mayor, and thank you, Sir BJ and Baco LGU for being there for me, not just, you know, for being there for me emotionally during the times I needed you. Samantala, hindi rin matatawaran ang kasiyahan at pagmamalaki ni Baco Mayor Alan Roldan sa tagumpay na iniwi ni Miss Philippines Earth 2024 Samantha Dana Bugos sa bayan ng Baco. Ayon sa punong bayan, malaking tulong ito upang makilala ang kanilang bayan at sa promosyon ng kanilang turismo.
hahanapin na ng mga Marites ang bayan ng Bako. Ito ang pabirong pahayag ni Bako Mayor Alan Roldan na isa sa mga pinakamasayang tao sa pag-uwi ng corona ng Miss Philippines Earth Water title ni Samantha Dana Bugos para sa bayan ng Bako. Simula pa lang ng kumatawan, si Samantha bilang pambato ng bayan ng Bako sa Miss Orienta Mindoro ay naging buo na ang suporta dito ng pamalaang bayan ng Bako sa pamamagitan ni Mayor Roldan. At sa pinakahuling tagumpay ni Samantha, pahayag ni Mayor Roldan, malaking tulong ito para sa kanilang bayan, lalo na sa isinusulong nilang turismo dito na tugma naman sa advokasya ni Samantha bilang Miss Philippines Earth Water title holder. Yo, nung narinig ko kay Sam, sabi niya doon ay re-represent niya ang bayan ng Bako. Siyempre, proud ako. Dahil unang-una, ano ba naman yung bayan ng Bako? Asan ba siya? Kumbaga, sabi ko nga sa kanila, isa-isang tuldok na kung hindi mo pagtutunan ng pansin, hindi mo makikita sa mga pambayan ng Bako. Pero sa ngayon, habang bumabiyahin kami kanina pagkita ng Bako, sabi ko, ngayon pinag-uusapan na yung bayan ng Bako. Yung mga Marites, hahanapin nila ngayon. Asan ba yun? Ano bang meron sa bayan ng Bako? So doon papasok yung sinasabi ni Sir PJ na yung makikilala na yung ano bang meron sa bayan ng Bako, lalo na pagdating sa tourism. Ano? So isang malaking karangalan. Kaya sabi ko nga kay Sir, maraming salamat. At dahil ang bayan ng Bako ay nagkaroon at nakilala dahil sa kanya. At sabi nga rin ni Sir PJ, yung katulad ng kay Step na malamang at panalo na rin siya ng bayan ng Bako ulit. Although hindi naman mangyayari ito kung walang pakipagtulungan, unang-unahin ang mga empleyado ng munisipyo, kasama yan. At hindi lang ako kahit paano galing ng namumuno sa isang bayan kung walang pagkakaisa ang mamamayan, ang mga empleyado, kasama ang sanggunay ang bayan, hindi ko magagawa ito. Kasi sinasabi mo nga, iba yung bayan ng Bako ngayon, hindi dahil ng mayor lang yun, kundi lahat ng mamamayan na naniniwala ng pamahalaan ng bayan ng Bako ay bubulan. Ayon naman kay Bako Tourism Officer BJ D. Malibot, bukod sa napakaraming natural tourism sites na mayroon ng bayan ng Bako, idagdag pa dito ang yaman nito sa mga talentado at tatanging husay at ganda ng mamamayan at walang dahilan upang hindi magsumulong ang turismo ng bayan ng Bako. Tulong, so as an emerging tourism industry sa Oriental Mindoro, kilala kami sa sobrang daming natural tourism site sa amin. Malaking tulong na nadadala ko na national level, no? National stage. And nakakatuwa, no? Every time na marinig mo yung Bako, kasi hindi ma-pronounce mo, parang marirecall mo, Bako, Oriental Mindoro. Nakakapangiti na merong someone from Bako na nagdala sa national stage. At malaking tulong yun. That's how powerful yung social media. And that's how powerful yung platform na ginagawa ng ating mga beauty queen na dinadala yung pangalan ng lugar on the national level. No? So, at malaking pag-asa ko na this will not be the last ng mga mayagpag ang Bako. Meron tayong Step Lakwata sa The Voice. Tama ba? So, The Voice and Lloyd recently ginawa ang charity event sa bayanan Bako, Oriental Mindoro. Nag-prepare din kami doon. So, malaking bagay for Bako. Sa turismo ng Bako, ito. At dahil higit, ang turismo may kaakibang na ekonomiya. And napakasipag pa ng aming mayor. So, lahat ay posible na nangyayari because yung support ng local government unit sa aming opisina ay naiibigay. Masayang pinasalamatan ni Mayor Roldan si Samantha at sa lahat ng sumuporta dito kabilang na mga kawanin ng pamalaang bayan ng Bako, ang pamilya ng kandidata at ang lahat ng mga Bakuenos na nagkaisa at nagtulungan para sa tagumpay ni Samantha at sa lahat ng mga talentadong Bakueno na dala at ipinagmamalaking sila ay mula sa natatanging bayan ng Bako sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Antabayan na iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Kabit ng tama ngayon.
supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy na ating mga balita, makalipas ang mahabang panahon, maayos na at nagagamit na muli ang escalator ng pamilihang lungsod ng Calapan. Dito inaasahan na makatutulong ang nasabing pasilidad sa mga mamimili, ganun rin para sa mga maninda na nasa ikalawang palapag na nasabing pamilihan. Kailangan lamang ay tamang mga tao at tamang kumpanya. Ito ang pahayag ni Calapan City Mayor Malu Murillo sa ginawa niyang inspeksyon sa maayos at gumagana ng escalator sa pamilihang lungsod ng Calapan. Ikalabing apat ng Mayo nang muling buksan sa publiko ang nasabing escalator. Ang pagkasira nito sa nakalipas ng mga panahon na isa sa mga tinutulong dahilan kung bakit ayon sa mga maninindiga ay halos wala nang mamili sa wet section ng nasabing pamilihan. Maramihan nila sa mga mamimili ay mga seniors na, habang ang ilan ay tinatamad ng umakyat ng hagdanan. Mas pinipili pa ng mga mamimili nila ang bumili sa ibaba ng palengke kesa sa umakyat pa sa second floor ng pamilihan. Taong 2021 ang masira ang isang bahagi ng escalator na isaayos nila ito, subalit muling nasira at tuluyan ng di gumana hanggang sa maipagawa nga ito ngayon. Sa panayam kay Public Market Administrator at City Economic Enterprises Manager Nepo Benter, ang pagpapagawa na naturang pasilidad ay pinunduhan ng City Engineering Department. Una na dapat iminti na dito aniya ang kalinisan upang maiwasan rin ang muling pagkasira. Sa kasulukuyan, magsisimulang gumana ang escalator na paakyat ganap na alas 4 ng umaga, habang ang pababa naman ay magsisimulang buksan ng alas 6 ng umaga. Papatayin escalator ganap na alas 7 ng gabi. Nais po naming ipaalam sa taong bayan na ang ating escalator ay kasalukuyang napapakinabangan na uli natin dito sa ating pamilihang lungsod. At ito po ay na isa katuparan sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo ng City Engineering Department. At ito po ngayon ay naipagawa at nasa under observation level pa po siya para malaman natin kung ano pa yung mga kailangang improvements na gawin para sa mas efficient nitong operation. So sa ngayon po, kami po dito sa public market bilang mga end user ng ating escalator ay naglalaan naman ng mga suporta para sa pag-maintain nito, and sa kasalukuyan po ay ang tanging instruction ng supplier ng escalator ay regular na malinis upang maiwasan ang mga mabilisang pagkasira nito. And sa ngayon po, ang ating pong escalator ay ino-operate natin. Yung pong paakyat na escalator ay mag-uumpisa ng operasyon tuwing alas 4 ng madaling araw. At yun naman pong pababang escalator ay mag-uumpisa tuwing ika-anim ng umaga. At sila po ay sabay na papatayin sa alas 7 ng gabi. Ito naman po ay base na rin po sa payo ng mga technicians ng escalator na gawing dire-diretso na ang paggamit ng pag-ooperate ng ating escalator upang iwasan na yung patay at pagbubuhay nito sa kalagitnaan ng araw na dating ginagawa natin. Ngunit ayon sa kanilang recommendation ay gawin na lang itong dire-diretso.
total ang atin naman pong escalator ay merong power saving feature na tuwing walang gumagamit ay ito po ay nag-i-slow down at muli lamang aandar ng normal kapag merong gumamit. Samantala, dumating na ang matagal na hinihintay na Health Emergency Allowance o HEA para sa mga barangay health workers sa lungsod ng Calapan. Ipirinisenta ito ni Mayor Malu Murillo at 13 ng Mayo sa kanyang tanggapan at masaya ipinahayag na matapos maideposito ito sa bangko at maisumite ang kinakailangang mga dokumento ay matatanggap na ito ng mga barangay health workers. Makalipas ang 3 taon, dumating na ang malaon ng hinihintay na Health Emergency Allowance o HEA para sa mga barangay health workers sa lungsod ng Calapan. At 13 ng Mayo nang ipresenta ni City Mayor Malu Murillo ang cheque na nakakahalaga ng 46,528,750 pesos. Ayon kay Mayor Murillo, ang cheque ay kinuha pa mismo ni City Accountant Edgardo Basilan sa Maynila sa tanggapan ng Department of Health at may petsa itong May 9, 2020. Sakop na nabanggit na halaga ang insentibo para sa mga BHW para sa taong 2021 hanggang 2023. Ang naturang cheque ay idedeposito muna sa bangko at kailangan rin magpasa ng mga sumusunod tulad ng DTR, Notarized Quit Claim Affidavit, Accomplishment Report, Certification from Barangay Captain at Payroll. Tayo po ay umattend sa isang seminar na in-house ng Department of Health sa Manila kung saan may pinag-usapan yung mga status ng ating mga pondo na natatanggap mula sa Department of Health. At dito nga ay ibinalita nila sa atin na yung health emergency allowance na hinihintay ng lahat ay sa wakas ay nagawa na rin ang cheque na dated noong May 9, 2024 at ito pong checking ito ay nagkakahalaga ng 46,528,750 pesos. Ito ay covering ng HEA for mula po noong July 2021 hanggang July 2023. Bali, 3 taon po itong inintay natin at sa wakas nga po ay hawak na natin ang cheque. Ito po ngayon ay itong araw na ito ay i-deposito natin sa account ng city government. At pagkatapos po na magawa lahat ng mga requirements, payroll at saka yung mga iba't ibang requirements, babanggitin ko na po kasi nandito na rin tayo, yung pong payroll, yung notarized quit claim affidavit, DTR or daily time report, at saka yung certification from the barangay captain na sila ay BHW noong panahon yun. So once po ito ay ma-submit at makompleto ay maaari na po natin i-schedule ang pamimigay ng mga sasahuri na ito. Sa pagkakataong ito, mariing pinahayag ni Mayor Murillo na sana ay matigil na mga isyong kaugnay sa HEA ng mga BHW tulad ng iniipit di umanuan niya ito ng pamalang lungsod. Ayon pa rin sa punong lungsod, masaya siyang makita ang cheque dahil 3 taon na rin itong hinintay at ngayon lamang matatanggap ng mga BHW. Para matapos na po, sabi tungkol po sa mga tinatanong ng ating mga barangay health workers all about the health emergency allowance ng bawat isa. Sa totoo lang po, marami pong espekulasyon ng inyo daw po mga allowances ay tinatago ng city government. Gusto po namin paliwanag ngayong araw na ito na yung pong mga espekulasyon pong yan ay mali. At dumating po ang ating accountant, dala po niya itong checking ito na nagkakahalaga ng 46,528,750 pesos. At ito po ang matagal na na kahit saan po o magpunta. Lagi pong sinisisi sa akin bakit daw ang HEA hindi pa na ibibigay. Pero ito ho nagpapatunay na talagang wala pong HEA dumating, kundi ngayon lang pong araw na ito na dinala ni accountant galing po siyang Manila at ipinisenta po sa kay ating treasurer. Actually nga po, hindi nga po pumayag kay treasurer na ibibigay sa akin Xerox copy. Gusto ko pong makita ninyo, pakikuan nyo naman no, na ito po talaga yung cheque. And
Maraming salamat po sa ating Department of Health, ang ating pong Center for Health Development ng Nimaropa. At ito pong disbursement voucher na ito, ito po yung disbursement voucher. Nandito po, sabi nga ni accountant, ito po ay October 2021 up to July 2023. So, ito po ay may i-release namin once na lahat po ng requirements ng ating mga barangay health workers ay makapag-submit po sa ating City Health Office. Ano po? Ang health emergency allowance ay mula sa national government ay pinagkakaloob sa mga barangay health workers bilang pagkilala sa kanilang serbisyo noong panahon ng pandemya. Pasasalamat rin ay pinaabot ni Mayor Murillo sa patuloy na pagsiservisyo ng mga ito para sa maayon sa kalusugan sa bawat barangay at ganoon rin sa pangunawa sa naturang pangyayari. Samantala, kasama ni Mayor Murillo at City Accountant Basilan sa pagpresenta ng cheque, sina City Health and Sanitation Department Dr. Lisa Lianto, City Treasurer Nicasio Katapang, City Legal Officer Attorney Ray Daniel Acidillo at si City Administrator Penelope Belmonte. Mababalik po ang TVNet News tayo makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ba? Halina't bisitahin ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Samot-saring exhibits, samot-saring bagong kaalaman, samot-saring serbisyo ng DOST para sa buong pamilya. At ang catch, libre lang ito. Kaya sama na! Changing Lives Through Science, the 2024 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week. Siyensya, teknolohiya at inovasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa May 7 to 9 na, sa Calapan City Convention Center, Calapan City, Oriental Mindoro. See you there! Sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa ating police report, matapos ang matagal na surveillance ng Calapan City Police Drug Enforcement Unit sa isang 49 anyos na babae ang nasa kote sa tapat ng pamilyang lusod ng Calapan gabi noong Mayo 14. Ang suspect ay residente ng Barangay San Antonio sa lungsod ng Calapan na matagal na rin inireklamo dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga, kaya noong handa nang makipagkita ang suspect sa isang police agent na tatayong pusher buyer, dito na isinagawa ng mga tauhan ni Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Danilo Driz Jr. ang buy-bust operation.
Nang makita na ng mga operatibo ang suspect na naglalakad, ay sinalubong na ito ng nagpanggap na buyer at nang magkaabutan na ng item at marked money. Dito na nagpakilala ang police agent sabay tinapon ng hawak na 1,000 pesos marked money. Nakitaan pa ito ng isa pang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghinala ang shabu at isang improvised tutor na nasa loob ng dala nitong handbag. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang babae na kasalukuyang nakakulong sa himpilan ng Calapan City Police. Samantala, kasama ng Calapan City Police sa nasabing operasyon ang Regional Police Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Israel Cisco Magnaye at si Police Captain Robert De Guzman ng Provincial Police Drug Enforcement Unit Tactical Support Company ng RMFB ni Police Captain Oliver Macanas at iba pang hanay ng kapulisan na nagsilbing security perimeter sa paligid na pinangyarihan ng krimen. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilyang lungsod ng Calapan. Narito ang ating palengke watch. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. Time tapang ang TV Newsline. Visitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan pong kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Maligdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.